sa ating channel. Meron po ulit tayong itong gagawin na Bose Revolve Plus. Ang problema po nito ay, sabi nung matanda, binala to nung ako, siyempre. Nag-tipling daw siya ng LED pero ayaw mag-charge, ayaw mag-power. Pero in-update ko siya kanina. Nung in-update ko, ito na siya ngayon. Nag-charge siya. Pero namatay. Ganun lang siya. Up, tapos si steady ng yellow. Yellow ba ito? Orange. Orange, di ba? Gold. Orange. Ayan, nag-ano, biblink na naman. Biblink siya, di ba? Namatay. Tapos, steady uli na orange. Ayos. Kanina, nung hindi ko pa siya ina-update, ang blink niya red. Red na mabilis. Tapos in-update ko, na-update naman siya. Kaya dapat pala binidyo natin yun. Ganto na. Iwala ka naman kanini. Ayan. Pag wala ko, walang video. Oh. Ito. Aalamin natin kung ganitong mga problema kung paano natin susolusyonan. Nakita nyo, no? Mag-charge siya. Pero mga tatlong attempt ng charge. Tapos mamamatay. Ihinto. Tapos magkagaisedi siya sa dilaw. Dilaw ba yun o orange? Gold. Yellow. Sige, orange. Sige, paalala na kayo. Color blinded ako eh. Yun, ganun, no? Itingnan natin. Umpisahan natin, no? Ito, malamang. Dahan-dahan lang pag ganyan ha, kasi minsan nasisira ang ribbon. Oh, may nagbukas na nga. Tanggal na yung ano. Siguro nahiklat nila yan. Tanggalin natin yung ribbon no, sa system board. Ito yung sa speaker. Tignan mo. Siguro na-pierce nila yan. Yung pula? Yung green. Wala na yung pinaka ano. Kasi yung isa dyan speaker eh. Yung isa dyan Twitter. Alin, naalis. Matanggal yung pinakabalat to. Ah, yan. Yung parang ganon. Ngayon, ganito yan. Titignan mo kung hindi shorted yung kanyang battery. Kasi may ilaw. Ayan. Ito yung kanyang battery, no? B plus ground. Ito yung si relock eh. Saka yung enable. Ito naman yung charger ng pag dito ka mag-charge. Patayo. Titignan mo, baka mamaya shorted tong capacitor. To. Tignan natin kung shorted nga ba. Hindi, di ba? Hindi siya shorted. Hindi rin si shorted mo. Ngayon, babaklasin natin yung battery. Baklasin natin, no? Kasi, kadalasan naman nasisira sa ganito, battery. Battery. Battery ng battery lagi. Kahit sa ang Bose, laging battery. Ngayon, paano madidistinguish na battery talaga ang nasisira dito? O, paano mo siya masasabing sira na battery? Kailangan natin palitan. Ganito yan. Tanggalin pag di nag-charge, yung battery na agad. Ah, hindi naman. Iba-iba pa rin. Kaya nga, gagawin natin yung paraan paano natin matitest kung good pa ba yung battery o hindi. Medyo mahirap lang tanggalin ito. Sabi mo eh. Battery, battery, battery sira. Halos lahat naman talaga. Hirap nga lang baklasin ito na nito. Itong yan, yung ano na yan. Kasi double yan eh. Double-sided yung ano yan. Hinang.
Wow. Ay, face mask ha. Okay, kain ka na naman. Yan ang palasin, no? Kasi yung palaman nito, ano eh, doble. Hindi mo gamitin ng wax. Nagamit ang wax yan. Yan eh. Ribbon din. Yung brown ang mahirap itanggalin eh. Kasi matindi yung kapit niya eh. Alam niyo, parang basa yung ano niyan. Ayun eh, yun sa ganun. Ayun. Hindi ko siya. Hirap ba kasi nito? Tapos na isa. Nakita mo yung ground, hirap baklasin sa aking ground dito. Ito yung kanyang battery. Init. Ngayon, titignan natin kung magdidire-diretso yung kanyang charge, no?
Mahirap kasing gumawa nito eh. Basta boss, mahirap gawin. Basta boss, mahirap ispilingin. Hmm. Yan yung boss na mga masusungit. Tayo mo. Papel. Papel na. Masapin lang. Natama sa ano. Face mask. Sige, pwede. Ayan. Wala akong sabit dyan. Kailangan natin ng face mask para ano. May sakit kasi ito eh. E testingin ngayon natin yung kanyang kung mag-charge ba siya. Nang dire-dire. Ano ba yan? Dito mo tutukan. Saan? Dito. Kung iilog siya ng maayos. Saka na. Yan. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. O, ibig sabihin, dire-diretso yung charging niya, no? Diba? Hindi siya yung namatay at pagkamatay ng kanyang ilaw, mag-i-steady siya ng yelo. Alam mo na ngayon kung ano ang problema, yung iyong battery. Kasi pag nakakabit yung kayong battery, mag-charge siya ng 3 times na blink ng yellow, tapos mamamatay, pagkapatay niya, ilang segundo lang, mag-i-steady siya ng yellow uli. Yun ang pinakapalatandaan mo na ang battery mo may problema. Ngayon, titignan natin kung paano na-remedyo yung battery nito. Atin na. Ganito ang tamang pag-aanalisa. Diba? Yan ang tamang pag-aanalisa ng ganitong mga problema. Pagka humikit ka pa dun, tamang pagkukuto na yun. Iba naman yan. Inapatawa ko na yung customer, yung mga audience natin eh. Masyado ro kasi silang seryoso pag nanonood sa akin. Sabi ko, huwag masyadong seryoso. Ito yung kanyang charging board. May board pa rin siya, di ba? Bukod sa mayroong board dito, may board pa rin dito. Di ba? Mayroon pa rin siyang board dito. Daming board. Ngayon, itetest natin yung kanyang battery kung okay pa ba. Ayan. Tatlo IC. Ha? IC ba yun? Anong IC? Oh, IC yun. Ayan. Next time kung bago, hindi ko pa nagagamit yung binigay sa akin ng kapwa technician. Wala kasi yung test prod nun eh, nakalimutan niya ipadala. Ito. Hindi nakadistinguish kung nasan yung positive. Hindi ba kumuputok ng gano'n? 4.2, no? Ah. Zero na yung kabila, oh. Zero na siya, oh. Ibig sabihin, drain na yung isa mong battery. Kasi ano to, eh. 3.6 to. 3.6 din ito. Ngayon, naka-series yan. Naka-series, ha? 3.6 plus 3.6 equals 7.2 volts.
Kaya dapat 7.2 ito. Kaso hindi siya nag 7.2. Four lang. Four volts lang eh. Diba? Ngayon, titignan natin yung loob. Medyo iba yung design nito. Iba yung design niya. Baklasin natin. Yung iba yung design. At yung dati mong ginawa, hindi ginawa. Ay, kaya naman pala eh, oh. Ayan na, oh. Kitang-kita na, oh. Mido. Kinalawang na yung isang battery niya. Diba? Hanggod mo na lang itong isa. Kung ano ba? Ito. Yan, ito 3.8. Kasi makasiris to eh, siris to. Ito, ito sira. Negative 0. Need mo na siyang palitan ngayon ito. Ngayon, kung halimbawa napalitan mo to at ayaw pa rin niyang mag-charge, may problema yung board mo. Need mo siyang palitan sabay. Kasi may nabibili naman ng isang buo. Ngayon, palitan natin itong dalawa lang na battery. Medyo mahirap. May bibili akong battery. Meron akong special type na battery yung binili ito. Litokala. Litokala. Nakikita mo ba? Ang model niya HG2. Pero yung voltahe niya, 3.6 din. Tapos yung ampere niya, 3,000 milliampere. Kasi ito, 2,500 milliampere o 2,600 milliampere lang. Mas mataas itong binili ko. Ano, bago yan. Litokala. Ang pangalan ng battery. Sinlaki nga ba? Pero sinlaki. Ang problema, paano natin tatanggalin ito? Nakalagay pa yung kanyang yung thermo, kumbaga thermostat po. Iba-iba yung battery ng Webull. Ito ibang design eh. Iba siya ngayon eh. Gagano kaya yung battery mo? Ah? Gagano yan. Kaya lang, ito, ang pahirap, paano tatanggalin? Naman nakasiris siya, oh. Ito positive to eh. Ito negative. Ito positive, ito negative. Nakasiris siya ng ganun. Kaya dapat pag itong sinukat mo, makakasukat ka ng 7.2 volts. Kaso hindi, kasi nga, yung battery mo, bulok na. Ang tanong, paano tatanggalin?
Diba kaya isang buo pinapalitan yan? Isang buo talaga pinapalitan yan. Pero pagka mahal-mahal naman, maabot siya ng 2,000 mahigit hanggang 3,000 mahigit. Kaya yung customer, masasaktan ng gusto pagka ano. Basag na pala oh. Pag-aralan mo. Time consuming yan. Mag-aantay talaga sila. Kailangan nilang matutunan sila. Baka maputol yan. Mapuputol talaga yan. Kasi kailangan kong putulin eh. Para matanggal mo siya. Ano, may kakabit yan, tinuposan mo. Makakabit yan. Inangungunahan mo naman ako eh. Hindi, itatanong ako. Ikaw ba si Levol? Si Christina ka, ako hindi, si Levol. Hindi, hindi. Sinabi ko ba? Cool ka lang dyan. Ayan. Na picture lang kung baka makalimutan ko. Yan ang kagandaan ng cellphone. Na pag nakalimutan ko, may titignan na akong pattern guide. Mama yung ano. Lakas makasugat nito. Talim to eh. Lahat yan ang ginagamit mo. Hindi, matalim yung ano. Ah. Yung pinaka ano na.
Ayan. Ito yung medyo buo pa eh. Ayan lang. Kailangan natin pagdunan ito dahil kasi luma na ito eh. Ito yung positive, di ba? 3.8 pa nga siya. 3.8, di ba? Tingnan natin itong bago. 3.4, di ba? Lobat pa kasi yan. Tataas pa yan pag na 8 yards. Tayo. Yung isa hindi pa naalis. Teka. Pull ka lang. May nakalaban. Yan. Sarang. Sandal. Eh, kasi sunog na yun. Bali. Okay lang yan. Kasi may kapit naman yun. Dupok na. Dupok na siya eh. Meron akong ginawa ng karanang ganito eh. Bumili mismo yung may-ari ng sampo. Kaya lang, kinuha niya yung pinagpalitan. Siyempre, binigay natin. Alam nga naman, kunin natin, baka sabihin pinag-interesan natin. Ayoko nang ganun, baka ayoko nang mapupulaan tayo. Battery. Ano magagawin mo dun? Kaya nga, maganda yun. Parang yung taga-Palawan, sira na yung battery niya. Pinadala ko yung boss niya na nagawa. Isko mo sira na yung battery. Hindi ko na pinadala. Tapos, nung nagka-problema raw, pinababalik yung battery. Binali ko yung battery niya. Aanin ko yung battery niya, isira naman. Ano ka problema? Siguro na drain ng gusto yung ano niya. Ayaw, ano, habi ko i-charge na lang na maigi. Yung nag-charge naman. Tapos pinakuha niya nga yung lumang. Saan ba gano'y? Padala mo na rin. Pinag-anuhan. Kaya, nasayang yung ano, shipping. Aral. Siya naman nagbayad ng shipping. Kahit na. Kaya nga sayang. Parang kapos ah. Kasi nga. Maba ng puto niya. Puto na maba.
Saan yung ano, kabutol? Tingnan natin, may bultahin na maayos. Seven bolts, di ba? Mm. Ay, kita mo? Kita ba? Mm-mm. Ang galing mo. Itong nilo ko na yun, Philip. Hindi yan. Pagkita natin yung bolt. Pagkita na natin dito. Seven minutes. Ito. Mamatay na? Hindi, yung video. Puno na rong cellphone mo. Bisita na naman tayo. Ito.
ko na naman yung sabon. Tingnan may bulta yung pumasok. Wala, di ba? Kasi hindi pa nag-activate eh. Di ba? Ano naman natin yung pagka pinanama. Ilagay lang natin. Pag nagkaroon yung grounded naman. Hindi. Okay lang kung magkaroon doon. Kasi meron ganun design eh. Pag kinabit yung battery, automatic magkakaroon ng supply. Ito hindi eh. Hindi siya sinacharge, hindi siya magkakaroon ng supply. Ito, tingnan mo. Sira nung unang tumingin. Hindi ba nadidikit yan? Hindi, paano madidikit yan? Eh, naka, ano? Wala nang titikitan. Hindi pwede tingga. Tip kasi ito eh. Wala kang ganyan. Wala ko yan. Ipsin ko na lang. May baka ma-misplace yan. Yung pwesto niya. Kaya nga dapat kasi magpa-vibrate yan eh. Delikado. Charge siya ng maayos. Hindi ba pwede i-tape yun? Hindi kita mara. Hindi kita malala kung mag-charge siya. Ayun. Ba't wala yung kayo? Ayun, narinig mo yung putot. Diba? On natin kung mag-o-on na. Battery low. Hindi pa pwede. Battery low. Tigas ng ulo natin eh. Battery low muna eh. Tayo natin mag-charge. Saka natin patugtugin. No? Ano pa bang gagawin? Tornilyo mo na. Tornilyo ko na. Hindi ko na ididikit yung ano. Red. Green? Oo. Dikit mo dikit para natin. Walang backdab. Ano yung problema? Charge 10 minutes. 11 minutes. Ano yung papatay na? Sabi mo, paldik. Nagawa si Manong niya. Pandikit 22, madikit na walang sabit, proudly Pinoy. Nice. Dikit ka talaga yan. Ito. Charge yan ah. Oo. Hindi mo nabubunutin. Mabayaan mo siya. Hindi naman tatamaan yan eh. Tanggal na, oh. Alin? Ayan, yung green. Oo nga, no? Buti na lang nakita mo. Buti nag-charge kahit tatanggal. Hindi, speaker lang naman yan, eh. Eh, di hindi makinig yan. Oo nga, eh. Buti nga. Kasi yung meron kasi mga gumagawa, ano, eh. Walang ingat. No? Pwede yan dyan. Pandikit. Karang bubble gum yun. Hindi naman nag-leak yan. Hindi naman. Pinoy nag-imbento. Proudly Pinoy.
Dikit na yun? Didikit na yan. Nag-charge siya, di ba? Apat to ah. Nating mag-on. Mobile device not found. Oh, na-on ko pala. Yeah. Battery 10%. 10%. Ready to connect. Ready to connect, ah. Ayun, ito mo, lumabas, di ba? Connected to OPPO Reno 6Z5G. Connected to OPPO. Ibig sabihin, connected sa OPPO ko. Kaya natin, patutok tayo. Encounter kayo ng ganitong Bose Revol Plus. Halimbawa, blinking red light. Tapos in-update mo. Pag-update mo, umukay siya. May nagtatanong sa isang ganun eh. Ito, pag napanood niya to, ito ang tip. Di in-update niya, no? Tumugtog daw. After mga wala pang 5 minuto na, matay. Nung mamatay siya, nag-blink siya ng red light. Blinking red. Pag in-update mo uli yon, ganun uli. Pag pinatugtog mo, mamatay uli. Ano problema? Sira na yung board ng battery. Nakita nyo kanina yung kayo ng battery, may kasamang board. Bagamat yung battery mo, good pa. Yung battery, ganito, good. Nasa 3.8 yun eh. 3.8 volt something. Pero yung charging board mo na naka-attach dito sa battery, sira na yun. Kaya pagka sinaksak mo sa charger, nag-charge, 100%, no? Pero pagka pinatugtog mo na siya, 100% yung battery mo, maya-maya mamatay. Kahit palitan mo siya ng battery na per se, ganun pa rin. Kasi ang may sira, yung board. Kaya kailangan mo siyang palitan ng isang buo. Yung nagtatanong kanina, ganun yung ginagawa niya. In-update niya, tumugtog. Mga ilang minuto mamamatay, biglang magsha-shato. Hindi siya nag-charge ng maayos, bagamat yung battery mo buo pa. Ito kasi sira, ayo, tinan mo. Kitang-kita yung ano, diba? Bulok na eh. Alam ba't yan nabulok yan? Kasi nga yung foam nabubulok, tumatagas yun. Kahit may takip siya na papel, na tatamaan siya. Marami na ito, gaya nito, may pinaltan din ako. Ayan. Ayan din, oh. Tingnan mo. Boss revolve din yan. Ayan, pulok din, oh. O, diba? Kaya, nagtataka nga ako, ito, iba yung forma ng board niya. Kaya sa board na ito.
pareho naman po triple, pero iba yung forma. Sana may natutunan ulit kayo sa video na ito. Maiksi lang o mahaba ba tayo? Muli! Salamat sa Diyos sa pagkakataong makapag-vlog muli na ma-share ang ating nalalaman kahit pa paano makatulong sa nakararami. Salamat po maraming maraming sa Diyos.